Grabe, sobrang lakas ng bagyo, tingnan nyo. Nasira na yung karatula natin, Calabatis Faulty Supply dito sa taas. Grabe, lakas ng hangin, no? Pati rito sa ibunan natin, nawasak na rin yung nakaharang. Secure nyo na yung mga kulungan nyo, mga kalapatid, sa yan, no? Tingnan nyo kay Ikong, wasak na rin. Kalapatids, kasama natin si Daniel tuloy. Si Sir, ano pangalam, Sir? Mark Hill po. Mark Hill? Oh. Ayan, dinaan nila dito yung ibon. Galing pa sila ng Gimba, no, by Sia. May ginawa sila dito sa ano, sa Maria, sa Aurora. Oh. Baka may gusto na shoutout, Sir? Shoutout sa mga kaklating dyan. Ayun. Tapos may dala siyang ibon na pamimigay natin kung sino mabuting bibigyan natin. Paalis na tayo, pero nahabol ulit tayo, mga kalapatids. Kasi mag-aayos ako ng lisensya sa LTO, Sir, ngayon. Ingat na kayo, Sir, ha? Salamat po. Naka-tricycle lang sila. Pauwi pa ng Nueva Ecija. Napakalayo. Ito, mga kalapatis, ano, habang nakapila tayo sa medical, may nakita ko rito mga kalapatis sa gilid. Parang siya napabayaan yung mga ibon dito. Puro mga lalaki ata, pagkakalam ko, mga kalapatis, at nakita ko pa to si Borga. Tingnan nyo, sa sobrang tanda na niya, sa sobrang laki ng ilong niya, meron na siyang lambi-lambi. Kung parang sa manok, mga kalapatis, ano, may lambi na siya dun sa may baba nung kanyang ilong. Grabe, sa sobrang lang niyan, tanda. At ito, mga kalapatis, sinum ko para makita nating mabuti. At kung papansin ninyo, ayun, sa may mata niyan, sumingkit na gawa nung lambi sa kanyang ilong. Akala ko rin apat lang sila, pero ayun, nakita ko sa may ano, itlugan yung isa. Bali, lima pala sila rito na lalaki, mga kalapatis, para napabayaan na sila. Pagbalik natin dun, tanungin natin kung wala nag-alaga at kukunin na lang natin itong mga to, mga kalapatids. Grabe, sobrang lakas ng bagyo, tingnan nyo. Nasira na yung karatula natin, Calabatis Faulty Supply dito sa taas. Ayan, no? Oops, ya. Oh, malakas yung hangin, no? Wala, mga Calabatis, pupunta na ito sa ano, kalsada. Ayan, oh, tinanggal ko na. Diyos may marunod. Ilain ko na dito muna sa likod. Wala na, di na makikilala yung tindahan natin. Baka may sponsor naman, no? Kalapatid Faulty Supply natin. Ang tagal na rin kasi nun. Ngayon na lang bumigay sa bagyong ito. Pero sana may usang loob na magbigay dyan. Baka naman. Grabe, mga kalapatid, sa lakas ng bagyo, naputol na itong ano, malunggay. Munggo ang mga ulam ng mga tao ngayon pagka may ganito napuputol na malunggay. Ano? Nagmumunggo ngayong araw. Pati rito sa ibunan natin, nawasak na rin yung nakaharang. Naku, maulan na naman ah. Wala, hindi na naman tayo makakalabas nito. Ano kaya magandang gawin? Tara mga well. Tara sa ilog, maliko. Pwede, kaya lang. Bumabag yun eh. Ano kaya magandang gawin ngayong umuulan? Laruin na lang natin yung nilalaro mo kanina. Baka sakaling manalo pa tayo doon. Ah, yung killing game? Oo. Oo nga no. Hindi na natin kailangan lumabas. Kikita pa tayo. Mag-enjoy pa tayo. So tara, tignan natin. Uy, ayos yan ah. Nanalo ka na, galingan mo ah. Uy, ang galing niya na. Relax lang kayo, relax lang kayo. Ito na, panalo. Cash out! Cash out! Ito nga pala yung nilalaro namin, Kirin Game. At ituturo ko sa inyo kung paano ito i-download at laruin. Tara! Una, paano nga ba natin ito matadownload? By clicking yung link na nasa description at comment box dyan sa baba. Madadownload mo tong Kirin Game. At once na download mo na to, ito na yung mga pwede mong laruin sa loob ng Kirin Game. Meron siyang Dragon Tiger, Fruit Machine, Baccarat, Fruit Carnival, Pusoy, Lucky 9, Sikbo, Black and Jack, and Benz, and BMW. At hindi lang yan, automatic, meron ka na agad 5 pesos points na makikita mo dito sa taas na bahagi na yan. Yan ay magiging puhunan muna para malaro ang Kirin Game. So kahit alin dito, pwede mong laruin. Basta gagalingan mo lang maglaro, mga kalapatids. So ito, pag nanalo ka rito ng limpak-limpak na pera, pwede ka mag-cash out anytime, anywhere. Paano nga ba? By clicking this pink pig na nandito sa gitna na part na yan, nandito yung portion kung paano mo makakash out yung pera mo na naipon. Nandito sa taas na bahagi kung ilan yung amount na meron ka. For example, meron ka naipong 5,000, makikita mo rito sa taas na to. At kung ilan yung amount na ilalagay mo rito, na i-withdraw, pwede mo ilagay dyan. Basta huwag kang sosobra sa current amount mo. At yung GCash account number mo, after mo mabind, magta-transfer na yan automatic
sa iyong GCash account at through GCash outlet, eh, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo anytime, anywhere. Kung lang naman, eh, mawalan ka ng puhunan, huwag kang mag-alala. Kasi merong paraan, pwede kang pumunta dito sa cash-in shop na napakalaki na yan. Ilagay mo kung ilan ang gusto mo. Through GCash din, eh, kailangan mo makapag-cash-in dito. So yung 100 mo, may mga plus-plus gold yan nakapalit, mga kalapatids. Ganun katindi si Kirin Game. Huwag ka nang tumitig sa akin. I-download mo na yung link na nasa baba. Sabay-sabay tayong maglaro, mag-enjoy at magkapera. Ito mga kalapatids, maulang araw at makulimlim na araw sa inyong lahat. Sasamantalahin na natin mag-update dito sa lugar natin sa Aurora habang naputol yung ulan, pansamantala. So ngayon, eh, malakas ang hangin. Sa oras na to, alas 12 ng tanghali, pero parang hapon na, mga kalapatids. So, naayos ko na to lahat kanina. Wala na to, sira-sira na itong mga bubong natin na to. Tinandagan ko na lang yan ng mga kahoy para hindi lipa din. Pero for sure mamaya, eh, lilipa din pa rin yan. Sa lahat ng mga tinamaan at tatamaan na bagyong doble ingat po tayo. Mga kalapatids, signal number 2 dito sa amin. So, ang landfall is maya-maya ng konti kasi sa Isabela. Halos katabi lang namin yung Isabela eh. Kaya ganito siguro yung nangyayari ngayon dito. Sinecure na natin mga ibon natin. Nilagyan natin ng mga padlock. Para sa ganun eh. Safe na safe yung mga ibon natin. Maski itong mga to. Padlockan na natin to. Yun. Ito tayo safe na rin to. Medyo masigip. Ito lang yung sa ating ano. Natanggal. Ayan o. Sa lakas ng bagyo. Sa lakas ng hangin. Tatanggalan yung mga ano. So yan. Nakita natin. Medyo madumi pa. Gawa nga na ng bagyo. Check din natin yung mga pliers natin. Kasi kanina ko na silang umaga chinek. Ang lakas ng ulan kaninang umaga, mga kalapatids, ano? Kaya ingat sa inyo dyan, lalo na sa mga sobrang lapit sa bagyo. Eh, ingatin ninyo yung mga kulungan ninyo. So, maya-maya, tingnan natin yung mga kulungan din ng iba. Check natin. Kung hindi pa malakas, ha? Pero pag malakas na, eh, kailangan na nating itigil yung pagbablog. Ito, safe pa naman yung mga ibon natin dito. Tingin ko lang ilaw. Charge nyo rin mga kalapatids yung mga ano nyo, flashlight ninyo, cellphone ninyo. Para in case of emergency mga kalapatids, eh meron tayong pang contact sa mga kamag-anak natin, alright? So yung mga ibon din natin, secure naman tayo dito kasi medyo matibay itong kulungan natin. Kaya wala tayong ganong iisipin dito. Kasi makakapagpunta naman sila sa perch nila kasi meron tayong mga harang na dingding. Unlike kapag ito steel matting, rekta yung hangin papasok sa inyong kulungan. So medyo mas maapektuhan yung kalapati natin. Ayan katulad natin. Yung ibon natin kapag medyo malakas na yung hangin, umakit na sila sa taas. Kung kapag open yung kulungan nyo, katulad sa mga gantong klaseng kulungan, yung aviary natin, eh lagyan nyo ito ng mga trapal para mas safe, makaiwas sa hangin na malakas sa mga papasok. At ito nga, habang nagbablog tayo, lumakas na naman ang ulan, mga kalapatids. Pabago-bago yung ano, pabago-bago po yung panahon. Uulan, hindi, hangin na malakas, titila. So ganun po yung nangyayari, mga kalapatids. Silipin natin dito sa taas. Ito. Ayan, medyo lumakas na naman yung ulan. So pagising ko pa lang ng umaga, ganito na agad yung bumungad sa akin na ulan. Napakalakas kanina. Mahina pa to eh. Pero ngayon, ayan, lumalakas na naman. Kaya bababa na tayo dito. So ibababa ko na rin itong mga ano nila para hindi na sila makapunta run sa labas, sa aviary natin. Yan ang kagandahan kapag merong ano, ganyan narang sa baba. So dito na lang sila. Hindi na sila mababasa, hindi na sila mababagyo doon. So kung ano may mangyari, dito na lang sa loob. Ito na naman kasi pinakang open natin yung. Pero yung palibot, eh harang na yan. Ala nang ibang lulusutan yung malakas na mga yero. For example, natanggal yung yero ng kapitbahay, lilipad sa loob nyo. So medyo safe yung kulungan natin na ganito. Kaya ideal yung loob na medyo nakaharang. Pero may ventilation pa din mga kalapatids. Grabe mga kalapatids, ang lakas na naman ng ulan. Ayan o. So, sana safe yung mga kapwa natin pansir. At syempre, hindi lang pansir. Lahat ng mga kababayan natin, lalo na nasa probinsya, na tatamaan ng bagyo. Sana huminto na yung bagyo. Magdasal lang tayo mga kalapatids para sa ganun mas mabilis tayong makarecover dito sa bagyo na to. So, huwag rin kayong palabas-labas. Mas maganda rin na huwag na kayo magpalipad ng ibon ninyo kasi baka maitaboy lang sila na malakas na hangin katulad gano'n ito. Double secure yung mga kulungan ninyo, especially kayo din mismo na pansir. Para sa ganun, eh, maging handa tayo sa lahat ng bagay. Patuloy man magbago yung lakas ng bagyo. O mas mabuti rin mga kalapatids na ikulong nyo lahat ng mga alaga ninyo. Alright, para hindi sila kumbaga maliparan ng yero. Sayang naman, mga pinaghirapan natin. So ayun, mamaya pag tumila, hulihin ko yung mga bibi natin.
Sa kaya mga ngayon, ililipat natin dito. Ang nahuli ko palang kanina itong ating mga manok dito, ayan. Kinulong ko na sila para safe. So, yung mga bibi na lang susunod natin para dito lang sila. Hindi sila ganun mabasa, baka kasi magkasakit, eh mas mahirap. Bale, ito rin sinasabi ko ng mga nakaraang video natin na mag-prevention na tayo agad. Huwag na natin hintayin na lumakas yung ulan, magkaroon mga sakit yung mga ibon natin. Bigyan nyo na sila agad, before pa lang. So dito sa loob natin, pagbibigay natin sa lahat ng alaga natin, sa isang linggo, kailangan nagbibigay tayo. Pre-prevention tayo ng mga antibiotic. Alright, para panlaban nila. So yung nagkokontra sa darating, para meron man, eh medyo malakas yung kanyang immune system. Kagaya nga nito mga to, Compadres product. So pwedeng-pwede natin ito ibigay sa inyo dyan, lalo na kung meron din kayo mabibilhan na ganito sa lugar ninyo. Eh, i-apply nyo sa mga ibon ninyo para mas tiyak kayo at mas mapanatag yung kalooban ninyo na after ng ulan, ng ambon, ng bagyo, eh safe pa rin yung mga alaga natin, lalo-lalo na yung kalusugan nila mga kalapatid. Thank you.